Kamusta ka anime? Ito na ang episode 16 ng Invitational Tournament. Disclaimer lang ka anime. Ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Slam Dunk. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what they... Nagawa ngang makapuntos ng Hunmokuhay sa tulong ng swerte ni Matsu. Mapupunta nga sa panig ng Shouhoku ang bola at hawak na nga ito ni Miyagi. Okay, tayo naman ang pupuntos. Wika nga ni Miyagi. Higpitan nyo lang ang depensa nyo para hindi nila magawang makapuntos. Sigaw nga ng coach ng Hunmoku. Idinidribble na nga ni Miyagi ang bola. Sabay pasa nito kay Yasuda. Pagkakuha nga ni Yasuda sa bola, dinikita naman siya ni Mamoru. Masyadong malaki ang nagbabantay sa akin. Mahihirapan ako na makahanap ng magandang mapapasahan ito. Bulong nga sa sarili ni Yasuda. Malaki ang nagbabantay kay Yasuda. Sa posisyon niya na yan, kayang-kaya siyang istila ng bola nung number 4. Puna nga ni Coach Takato. Yasuda, pag di kaya, ibalik mo ulit ang bola kay Ryota. Mahirap kapag ipinilit mo. Baka maagaw sa'yo ang bola. Malakas na sigaw nga ni Ayako. Aba, yung Hunmoku naman ngayon ang gumagamit ng hard defense ah. Mukhang maiipit ang number 6 ng Shouhoku. Puna nga ni Coach Domoto. Dito Yasuda, ipasa mo sa akin pababa ang bola. Wika ni Miyagi. Ipapasa na sana ni Yasuda ang bola nang matapik ito ni Mamoru. At nagawa niyang ma-steal ang bola. Sabi na eh, konting pagkakamali niya, siguradong kukuha sa kanya ang bola. Sambit nga muli ni Coach Takato. Baba na agad! Pigilan niyo siya! Sigaw muli ni Ayako. Mabilis nga tumakbo si Sakuragi at nagawa nitong makapwesto sa ilalim. Ang bilis nung number 10 ng Shouhoku. Nakapwesto agad siya. Gulat na sabi nga ng mga manonood. Sige Hanamichi! Pigilan mo ang number 4 na yan! Sigaw nga ng mga kaibigan niya. Mabilis nga idinidribble ni Mamoru ang bola. Mamoru, ibigay mo sa akin ang bola. Sigaw ni Yuito na nauuna na kay Mamoru. Ibinigay nga ni Mamoru ang bola kay Yuito. Pagkakuha nga ni Yuito sa bola, dumiretso na ito. Tingnan natin kung magagawa mo ko pigilan. Pulang buhok. Wika ni Yuito. Mag-a-attempt na nga ng slam dunk si Yuito nang sabayan siya sa ere ni Sakuragi. Hindi uubra ang ganyan sa akin, wika ni Sakuragi. Tingnan nyo, ang taas ng talon ng number 10 ng Shouhoku. Aabutin nyo yung number 7 ng Hunmoku, wika nga ng mga manonood. At yun nga, isang harap-harapang block ang inabot ni Yuito at tumalsik ang bola. Nakakuha naman ito ni Miyagi. Diretso mo na yan, Ryota! Sigaw ni Ayako. Mabilis nga idinidribble ni Miyagi ang bola. Dahil napansin niya na humingi ng pasa si Rukawa, kaya naman ibinigay niya dito ang bola. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, sumalaksak ito sa loob. Mag-a-attempt na nga ito ng slam dunk nang sabayan naman siya ni Yakushimaru sa ere. Yun nga lang, hindi niya napigilan si Rukawa. Kaya ayun, harap-harapan siyang dinakdakan ni Rukawa. At
pumasok nga ang bola. Puntos nga para sa team ng Shouko. Ang score ay 35-25. Balik na naman sa 10 ang lamang ng Shouko. At isang minuto na nga lang ang natitira para sa unang yugto ng laban. Nagsigawan naman ang mga Jologs na fans ni Rukawa. Grabe naman ang Shouko. Mapadepensa at opensa. Talagang lahat sila pinapakita nila ang best nila. Wala sa kanila ang nagsasapawan. Kaya naman, napapahanga nila tayo. Wika nga ng mga tagahanga ng Shouko. Nice dunk, Rukawa. At nice block, Hanamichi. Kayong dalawa talaga ang maasahan sa team natin. Wika ni Miyagi. Ano ka ba kulot? Lahat tayo dito ay maaasahan. Wala naman pantapon sa kupunan natin eh. Sabi nga ni Tatang, kapag tayong lahat nagtulungan, walang mahirap na laban ang ating kakaharapin. Nising sabi ni Sakuragi. Tama ka Sakuragi. Isa talaga sa mga susi ng kahit na sinong kupunan ang pagtutulungan. Nising sabi din ni Miyagi. Balik na kayo sa depensa nyo. Konti lang ang lamang natin sa kanila. Kayang-kaya nila yan habulin. Sigaw nga ni Ayako. Tama si Ayako. Huwag tayo maging kampante sa lamang na meron tayo ngayon. Hanggat hindi natin nasisigurado na mananalo tayo, huwag tayo maging kampante. Paalala nga rin Rukawa sa mga kasama niya. At bumalik na nga sa pagkakadepensa ang kupunan ng Shouko. Nasa panig na nga nung Hunmoku ang bola at hawak na nga ito ni Yuito. Hindi niya nga mapigilan na hindi mag-isip. Nakakainis yung pulang buhok na yun. Di ko akalain na maaabot niya pa ang slam dunk ko kanina. Talagang ang taas niyang tumalon. Pero kahit ganun pa man, gagawin ko pa rin ang best ko at babawian ko siya. Bulungan ni Yuito sa sarili niya. Si Yuito, alam ko nararamdaman niya. Ayaw na ayaw niya pa naman ang napapahiya sa harap ng maraming tao. Ilang beses na din siyang nablock nung number 10 ng Shouko. Kaya may posibilidad na manggigil siya. Kaya dapat makontrol niya ang kanyang nararamdaman. Mahinang sabi nga ng coach ng Hunmokuhay. Mabilis nga dinidribble ni Yuito ang bola. At pilit niya pinipuwersa si Miyagi. Pero hindi niya mapaatras. Hanggang sa binalikat niya ito. At bumagsak nga si Miyagi. Sabay pito ng referee. Offensive foul! Number 7! Wika ng referee. Ayan na. Nag-uumpisa na naman ang Hunmokuhay na manggigil sa laban. Nising sabi nga ni Coach Takato. Dahil siguro yun coach sa ginawang block ni Sakuragi kanina, kaya nanggigil yung number 7 ng Hunmoku. Sabat ni Maki. Maaaring yun nga ang dahilan Maki. Dapat na talaga makaisip ng paraan ang coach nila kung paano makokontrol ang gigil ng mga player niya. Muling sabi ni Coach Takato. Yuito, kalma lang. Huwag ka pa-apekto sa ginawa ng number 10 kanina sa'yo. Gusto mo bang matalo tayo sa laban? Diba nga, ikaw na nagsabi na gusto mo mag-champion ang ating kupunan. Kaya kung gusto mo mangyari yun, ayusin mo ang laro mo. Gigil nga na sabi ang coach ng Hunmoku. Napatingin nga si Yuito sa coach nila. Sabay sabi, pasensya na coach. Aaminin ko ang pagkakamali ko. Nadala lang ako ng matinding inis sa kagustuhan ko na makabawi. Di ko natuloy na kontrol ang laro ko. Okay lang yun Yuito. Di pa naman dito nagtatapos ang laban. Makakabawi din tayo sa lamang nila sa atin. Pagpapalakas nga ng loob na sabi ni Matsu. Ayos coach, mukhang sa atin na ang unang yugto ng laban. Nising sabi ni Ayako. Tama ka dyan, Ayako, sagot ni Coach Anzai.
Nasa show ko na nga pumapabor ang laban. Magagawa pa kaya ng coach ng Hunmoku na mahabol ang lamang ng show ko sa pagpasok na ikalawang yugto? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!